Isipan sa aming mga puso at apply namin ito sa aming pang-araw-araw. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas sa amin. Amen. So, hindi talagang mawala yung ano. Kasi yung mga kasama ko sa Valenzuela, yung mga ano rin eh, mga hiligay nun din sa naman yung mga Bisaya. Pero, at tatlo lang naman kami doon. So, the rest, puro Tagalog na. Tapos minsan, kung magkukwento ka tatlo, puro hiligay nun yan. So, sasabi nila na, nag-ano kayo, nag-Chinese naman. Hindi nila maintindihan kung ano sasabi namin. Kaya nga, mas maganda talaga kapag may ibang language ka, na kapag, ano, nagkukwentuhan kayo, parang ayaw mo iparinig sa kanila, kwento mo lang sa hiligay nun, parang hindi nila maintindihan. Yun yung ginagawa namin tatlo doon sa ato. Sa Venezuela. Kaya nga mas maganda talaga kapag may ano, 'di ba? Third language na natin, 'di ba? 'Di ba Filipino, English and yung mga ibang language, mga hiligay ng Bisaya, Waray. Okay. So dadalhin ko muna kayo sa isang kwento. Itong kwento na 'to ano, Mexican lang talaga, promise. Hindi may pareha sa pag-message ko, ang haba pala niyan, no. So siguro nakabasa niyo na to or sa, kung saan niyo na-encounter to na kwento. So, i-ano ko na lang siya, i-tatagalog kumbaga. Kasi English to parang, ano, okay. So, merong isang Christian na babae. Itong babaeng to, mahilig to siya mag-hiking sa mga bundok-bundok. So, isa siyang Christian, mayaman, may kaya itong babaeng to. So, umakyat siya sa may bundok kasi nga nag-hiking, di ba? Kahit isa lang siya kasi gusto niya mag-hiking sa bundok para doon sa bundok makabasa-basa siya ng Biblia. Yun ang way niya. So, habang naglalakad siya, tapos nandun na siya sa bundok, may natagpuan siyang isang bag na natagpuan niya. Pagtingin niya sa bag, may nakita siya na parang gold or parang mamahaling bato. Na kung ipabili natin o isang na natin, ito siya napakamahal. Kumbaga ikaw nang mayaman talaga, magiging mayaman ka sa batong yun. Sabi na natin ano siya, diamond. Okay. So, nakita niya yun. So, yung diamond na yun, syempre, yung bag kasi nakita niya, parang ano siya, parang luma na bag. So, kinuha niya yung diamond, tapos nilagay niya sa bag niya. So, mga ano? So, sumunod na araw, umakyat na naman siya. Kumbaga, nakabalik na siya sa kanila, tapos umakyat na naman siya sa bundok na yun. Habang nag-hiking siya, may nakita siya isang lalaki. Itong lalaki, kumbaga, ulupi o dukha. Kumbaga, walang makain, gutom siya, ganyan. Para siya, ulupi, tapos nakita niya sa kabunduhan. Tapos, yung lalaking yon lumapit sa kanya at sinabi, pwede po makahingi ng pagkain, baka po may pagkain kayo dyan, sabi na lalaki. So, sabi ng lalaki, gutom na gutom po ako, gusto ko po kumain, baka po pwede niyo po bigyan ng pagkain nyo. So, binuksan ng babae yung bag niya. Pagbukas ng babae ng bag niya, binigyan niya yung lahat ng pagkain niya, binigyan niya talaga sa kulubi. Wala siyang pinira sa kanya. Pagbukas niya ng bag, tapos nakita ng kulubi yung diamond. Pag nakita ng kulubi yung diamond, sinabi niya sa babae na, pwede pati yan akin na lang, sabi niya sa babae, sa diamond. So, sabi ng babae, sige po, agad-agad binigay, ikaw pa kaya, diamond yun, ibibigay mo. Diba kung tayo yun, hindi natin ibibigay yun, syempre, napakamahal yun. Napakamahal na yun, diamond, pwede natin isanda or ipagbili sa mahal na halaga. So, pero yung babae,
agad-agad niya binigay yung daya mo. So, kumbaga, hindi siya nag-ano, hindi siya nang dalawang isip. Agad-agad binigay talaga. Kahit yung pagkain niya, ng pagkain niya na binigay niya sa pulubi, tapos hindi pa nakontento yung pulubi, humingi pa ng diamond na nasa bag niya. So, agad-agad binigay ng babae, Kristen, yung diamond. So, kumbaga ano, siya sabi ko, wala siya talagang ano, pagtutumanggi. So, kinuha agad at binigay. So, pagkabigay nung babae sa lalaki, nagsasalita ang lalaki na wow sa isip ng lalaki. So, dala-dala niya yun. Sabi ng lalaki ng kurubi, wow, grabe to. Siguro na ako sa buhay ko. Sigurado. Kumbaga, sigurado na siya sa buhay niya daw. So, kahit ilang taon sa mahal nito. So, binigyan siya. So, di ba, sinabi kahit sa ilang taon na siya mag-ano, mabubuhay pa rin siya kasi nga, napakamahal ng bato na yun eh, binigay sa kanya. So, sabi niya, sigurado na ako sa buhay ko. So, ilang taon sa mahal na ito. Bigla siya, so, ang pulubi, bigla nga ano, napaisip. Sabi niya, sabi ng pulubi, paano mabigay ng babae yung diamond or yung bato na mamahalin? So, yun, nagtaka nga siya. So, bumalik yung... So, yun. So, bumalik siya pagkalipas ng ilang araw. Yung pulubi bumalik sa bundok. Nagbabakasakali na makita niya yung babae. So, yung nakita niya yung babae, sinabi niya sa babae, kasi pagbalik niya, syempre bumabalik kasi yung babae doon kasi nag-hiking na siya. Tapos, sabi niya sa babae, alam kong sobrang mahal to. So, pwede na ako mabuhay for the rest of my life, sabi niya. So, ano, without doing anything. So, mahal nito, oh, sabi niya. Kumbaga, parang sinabi, di ba? Sabi niya, without doing anything, kahit hindi na ako magtrabaho, mabubuhay ako sa diamond na yun, sabi ng pulubi sa kanya. So, tapos, pagkasabi ng pulubi sa kanya, binigay niya kaagad yung diamond sa babae. Na nagulat ng babae, sabi niya, bakit sinasauli mo yung diamond sa akin? Sabi na, ng pulubi, ano, binabalik ko na to sa iyo, sabi niya. So, sabi ng babae, bakit mo binabalik? Kasi hindi mo yan ibibigay kung may, ano, kung may mas higit pa dyan. Kumbaga yung pulubi, hindi kontento sa binigay, binalik niya sa babae kasi gusto niya yung ibigay ng babae, yung mas higit pa sa kanya, ng babae. Yun ang ano. Kumbaga tayo, hindi tayo kontento sa mga pang-araw-araw natin. Kumbaga, binigyan tayo ng isang bagay, sabi natin, gusto ko ganito, mas higit pa ng ganito. Kasi yung tao, kaya nga yung pag-topic namin kanina dyan, about sa kayamanan, sabi ko, yung topic ko ngayon parang nakaan talaga dun sa, ano, sa mga verse na binigay ni Brother Raymond. Okay. So, sabi niya, so, ibigay, sabi ng pulubi, ibigay mo yung mas higit pa dyan. So, sabi ng Christian na babae, yung mas higit pa sa akin ay si Jesus, sabi ng babae. So, alam niyo po ba na, ano, na you cannot give anything temporary if you are not assured of something. So, ang eternal which is much and much more, as a precious than anything else in this world. Diba, tama po ba? Na, ang mas importante na sa Panginoon tayo kasi may internally life. Kumbaga may buhay tayo na walang hanggan sa langit. Kung tayo sumasampalataya sa Panginoon. So alam niyo po ba yung ano yung treasure is ano? Is treasure. Kapag sinabi treasure, is something na gagawin mo yung ano, yung lahat, gagawin mo lahat, or ibibigay mo ang pagod mo, katawan mo, ibibigay mo lahat para makuha yung treasure na yun. What if kung sa Panginoon tayo mag-treasure? Gagawin natin lahat, ibibigay natin ang lahat sa Panginoon para makuha natin yung treasure. Ano yung treasure natin sa Panginoon? Tama. Buhay na walang hanggan. Ang treasure natin na kailangan talaga natin makuha sa Panginoon. O, kailangan talaga natin ng treasure upang makuha yung buhay na walang hanggan.
Ganyan din yun na dapat tayo, kahit nasa labas tayo, paglabas natin ng simbahan, yung mga mensahe, yung mga narinig nating mga dito sa church, tumatak talaga sa ating isipan at ito'y ma-apply natin sa pang-araw-araw. Yun ang pinaka-the best. Or ma-share pa natin, mas maganda nga kung ma-share pa natin yung mga gospel ni Lord. So, para makuha natin yung, ano, yung sinasabi dito na parang makuha natin yung treasure, we will memorize His word because it's a valuable, but if you don't have, that it means He is really not your treasure. Pero, para lalo ninyo maintindihan, ang treasure ni Lord is ano? Yung God treasure you so much. So, He will to give the most precious person in His life. His only Son, Jesus Christ. Okay, yun ang ating treasure. Yung makuha natin ang buhay na walang hanggan o pagpapala ng Panginoon sa atin sa pang-araw-araw. So, bago muna ako umupo, may iwan akong verse about sa kwento na shinare ko at nabasa ko lang din para na ano kita. At least sa gamay na kwento, may ma-learn tayo at tumatak talaga sa ating isipan. So, kung may mga Biblia kayo, mababasa natin sa Matthew 6, verse 20-21, sinasabi dito, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy ay sumisira, kahit ang tanga, kahit ang kalawang at dooy hindi naghuhukay, at hindi nagsisipag nakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, doon naman roon ang inyong puso. Tama po ba? Kasi once nga halimbawa ang ating pag-ibig nasa, sa lapi or nasa kayamanan, saan ang ating puso? Diba? Sa kayamanan, ang ating puso, sa lapi na nandito lang sa lupa, doon din tayo ilulubog. Pero once yung ating kayamanin nasa langit, at sinusunod natin yung mga gospel ni Lord or sinishare natin yung mga gospel ni Lord. Saan yung kayamanan natin? Nasa langit ang kayamanan natin. Okay po? Doon lang po natatapos yung mensahe ko. Sa ulitin, happy Sabbath po. Sa ganyan po. Written by the hand of God and spoken with His voice. Some words will never fade.